ng nakaraan, lupa, na ngayon sana'y gusto nilang bawiin para patayuan ng ospital. Ayon ng mga squatters na mga Muslim na umalis doon. Bakit? Kanila po daw yun. Eh sabi ng obispo, may papeles po tayo. Ilang beses na po kayo nabayaran, amin po tong lupa. Pero yung itatayo naman namin, hindi lang naman para sa aming mga Kristiyano. Ito na may para sa lahat na nangangailangan. Ang sagot ay hindi namin naiintindihan yung mga bagay na yan. So kinausap yung isa sa kanilang mga imam, i-explain mo na ito'y may papeles na. Ang sagot ay hindi ho namin tinatanggap yung mga papeles na yan. Kung gusto mo, daanin na lang natin sa usapan ng bala. Sige nga. May mga pagkakataon sinabi sa akin ng isang pare kung saan mayroon silang maliit na chapel doon sa kanilang school. Talagang inayawan ng mga iba. Etong mga extremist na mga Muslim, pinasok, binasag ang imahe ng mahal na ina. At para maintindihan na talagang ayaw tayo roon at para mainsulto, may pumupo-po sa gitna ng chapel. Ganun katindi. Araw-araw ganun ang buhay nila. Sabi pa ng isang pare, Father, may kakarag-karag po kaming sasakyan doon. Kakatukan ka sa gabi, magugulat ka Muslim. Kailangan namin yung sasakyan. Mayroon kaming emergency. Itatanggi mo ba yun? Siyempre, pangangailangan ng kapwa-taot Filipino, paghihiram mo. Alam niyo mga kapatid, sabi ko na nga sa inyo, you know, to stay there is a great sacrifice for any of these priests. Why? Naikwento ko na sa inyo. Dito sa Maynila, walang problema ang pari, kunting solve na ang pari. Doon, naikwento ko na ang isang pari kumukolekta sa buong linggo ng napakalaking 356 pesos. You know, ang isang paring kaibigan natin ang nagsabi pa, Father, may mga sityong Kristiyano na nasa bundok. Aakyatin mo yan, dadaan ka sa ilog, dadaan ka sa napakahirap na mga daan para maabot mo. Hindi ka po pwedeng basta magdala ng ordinaryong sasakyan doon. Bibigay yun. Kaya Father, para sa aming social program, para sa aming outreaches sa health services ng lahat ng mga naandun, na hindi lang para sa mga Kristiyano, lumapit itong aming obispo para humingi at tulungan ng PCSO na ayon naman sa kanyang charter ay alamin ang mga social programs ng mga grupo sa Pilipinas at tulungan sa kanilang mga outreaches for the poor. Si Bishop Humuad po ang isa sa mga sinasabing Pajero Bishop. Sobra kong ikinalungkot kung alam lamang nila ang sitwasyon ni Bishop Humuad doon. Kung paano daily they can die for what they believe in para lang mapagsilbihan. Hindi lang ang mga Katoliko, kundi ang mga mahihirap na andun. He does not deserve just one car. You should give him 5. Ang hirap ng buhay nila roon. Nagpapakahirap na nga yung tao, maiisyuhan pa ng ganito. I'll tell you of another bishop na personal kong kakilala. Si Archbishop Quevedo. Si Archbishop Quevedo po sa kanya pong bayan, 47% sa Cotabato ay Muslim. Almost half of his population. Hindi lang yan, 60% ng kanyang mga nasa diocese ay people below under poverty level. Na ang obispo na, ano, nang halungkat to ako kasi alam ko may sulat ako natanggap sa kanya na nabasa ko ulit. Abay, Father Mario, January pa pinadalan pala ako ng sulat, hawak ko ngayon. Father Mar, tulungan mo naman kami. Yung aming Notre Dame Major Seminary, eh tatlong beses kong pinag-isipan na baka ipasara ko na lang. Wala na kaming pampatustos doon sa mga nag-aaral magpare. Father, hirap na hirap po ang aming bayan. At ngayon, Father, you know, dahil sa kahirapan, yung makakuha man lamang kami ng maayos-ayos na sasakyan, lumapit kami ngayon sa PCSO in the hope na sapagkat ang programa naman nila ay para sa mga mahirap, hindi lang para sa mga Kristiyano, ay mabigyan naman kami. Binigyan kami ng high ace, Father. At para magamit yan, tinanggalan namin ng mga upuan. Bakit? Kargahan ng mga supplies sa mga outreaches namin.
Siya ngayon ang isa sa mga 7 Pajero Bishops. Isa pang pari, pakikilala ko sa inyo, si Father, si Bishop Haushan ay kilalang kilala natin sapagkat ilang beses siyang nagmimisa rito para sa ating Chinese Mass. Ito pong tatlong obispo na to ay missionary bishops. Missionary bishops po ito. Ito yung mga nagdidesisyon na talagang mailagay sa mga lugar na hindi basta pupuntahan ng basta kahit sino na lamang. Pakinggan ko yung nakanaasaan siya naka-assign. Banged Abra. Mapakinggan mo palang ay parang purna-purna ang dating. Alam nyo, ang ikinalulungkot ko po na si Bishop Haushan, ayun nyo, yung kanyang lugar, may mga areas na hindi kayang abutin ng kahit basta ordinaryong sasakyan nang maabigyan siya ng crosswind para panggamit sa mga outreaches na hindi kayang abutin at inilagay pa, itinatak pa yung pangalan doon sa kotse para sabihin dito para sa akin. Alam niyo, si Bishop is living a very poor life. Namantayan po ng nanay, pinuntahan ng mga ibang seminarista. Maniwala pa kayo, ang bahay ni Bishop, yung personal na bahay nila, may mga gulong pa sa taas, parang alas quarters baga. He comes from a poor family, and he does not like that his being a bishop will make him rich. He's doing what he can para sa mga makihirap. You know, another bishop, Archbishop Valles, professor ko yun sa liturgy, kung napakabait na obispo, Zamboanga, kung saan humingi din ng isang sasakyan para lang magiging magamit, outreaches din naman. You know, nakakalungkot na may naglabas na hindi natin maintindihan kung anong plano, kung anong nasa motibo na maglabas ng mga information na ating pong ikinalulungkot. Number one, hoy, may mga obispo pala, 7 sila, tumanggap ng pajero. That's the first false information. Mamahaling mga sasakyan. Pangalawa, dinaan sa PCSO kasi mga loyalist sila ng dating presidente. Ikatlo, ay personal palang gagamitin ang mga sasakyang ito. Pang-apat, ay puro brand new ang ibinigay sa kanila. You know, sana naman yung mga nagsalita ay tinahandaahan naman ang pag-issue ng mga ganong statements. Nalungkot ako sapagkat alam nyo naman, kilala kong personal ang nagsalita na hindi naman maganda ang pagka-presenta kasi ang sinabi pa, bakit naman kasi kinuha pa yung pera na para naman para sa mga mahirap pambili ng pajero. So inalam ko, sinabi pa, eh nasa YouTube pala. Nakakalungkot na sinabi yung ganon. Tuloy! Alam nyo, kaya ako naggagalaiti. Nagbukas ako ng YouTube kanina bago ako pumunta. At kinuha ko yung reaksyon ng mga nakarinig na mga bagay na ito. Maniwala ba kayo? Ito yung mga reaksyon. Naka! Yung mga walang hiyang ubispong iyan! Yung mga kahayupan at kasakiman ng mga paring iyan. Yung mga loyalist ni GMA na iyan. Yung mga nakakasuka at nakakadiri na mga pari na iyan. Sabi ko, wow. Dahil lang sa maling information na iyong ibinigay. Kung ako yung obispo, katulad ni Father, ni Bishop Humuan, buhay ko araw-araw, isang naalang-alang ko rito para lang magawa yung aking magawa. Nabigyan nyo lang ako ng maliit na bagay, ito ay kasisira ko. Parang nakakalungkot naman para sa mga taong nagsisilbing tunay. Alam nyo, si Bishop Pueblo, alam na natin yon. Talagang kaibigan siya ng dating presidente bago pa naging presidente, si GMA. Naglalambing yun kasi ginawa pa siyang presidente ng peacemaker doon sa Karagar Legion. Sumulat. Tinanggap niya naman na sumulat siya. At naglambing. Sana naman para dito kasi pahirapan dito yung sasakyan. Saka ako'y pupunta sa mga peace conference na yan. Medyo maayos-ayos naman na sasakyan ang ipadala mo. 4x4 ha? Kasi talagang pahirapan dito. At pangalawa, gawin mo namang Montero, lambing sa isang kaibigan. Hindi niya naman inaakala siyempre
na dahil sa kakuriputan naman itong kausap, ay kinuha yung papel at pinadala sa PSO. Ang dinaglabas ng personal na pera, pinalabas dun sa PSO. O tuloy, di naisyuhan ng toto. Huwag naman kayo magmamagaling na sabihin, sana naman, chip na lang. Yung chip na yan, isang taon lang yan, bibigay na yan. Baka itiri ka pa sa kalagitnaan ng bundok. Ang point ko is this, ang dali nating maghusga, ano? Lalo na kumpare. Sabi nga nila, ang maliit na dumi sa damit ng laiko ay hindi halata. Ngunit sa sotana ng pari at obispo ay kitang kita. Siyempre, kasi inaasahan nyo mas mabait kami sa inyo. Pero mga kapatid, sana lang po, yung mga nagsabing loyalist, kasi yung mga yan, kaya ganito, kaya kung gusto nyo siraan yung dating presidente, huwag naman at the expense nito mga nagtatrabaho para sa mga mahihirap. Si Bishop Haushan po, para lang ipaalam ko sa inyo, during the time of the election, sa kanya pong konbento sa palasyo ng obispo, inilaga ang lahat ng mga election parafernalia at balota at pinabantayan ng mga maris na siya naman na nagpakain. Bakit? Sapagkat inaasahan ng mga tao na kung doon, walang magluloko, hindi dadayain ng kahit sino, administrasyon man ba ito o hindi. My point is, in one strike, ang reputasyon ng mga obispong ito ay sobrang natandaan, nadagtaan. Ang pagtatanong, ang mga pagdududa, ang mga pagsususpetsa, ang mga kondemnasyon na nangyari because some people were not careful with what they are reporting and saying. Sometimes matatanong mo nga eh, mayroon bang nag-iisip ng mga ito? Mayroon kayang nagpaplano, eh kangay tawag nila, spin master. Mayroon kayang sinasabing drum beater. Mayroon kayang nagpaplano para hindi lang itong pito, kundi ang obispo'y sirain dahil may itinutulak na gustong ipa-approve na maging batas. Parang gusto mo tuloy tanungin, ano? Palagay ko gano'n na nga. Mga kapatid, sana po, pagdasal natin ang itong mga obispo, they are hurting. I'll tell you, they are hurting. And they really need your help. Huwag na lang kayo magpadala ng sasakyan. But I will tell you, they need your help to be able to continue their work. Today, I would like to pray for them. And I would like to tell them, there are people who continue to believe in them. Let's also pray na sana those na mga nasa taas ayusin itong lahat ng ito and not sacrifice people at the altar of what they say is the truth when it is not the truth. Amen. Tayo po'y magsitayo as we proclaim, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. God's infinite love and mercy are reflected in nature. The sun shines on both the good and the bad. Wheat and weeds grow together. With confidence, let us call out to Him as we pray, Lord, perfect us in Your love. Lord, perfect us in Your love. May the Church become more fully conscious of the sinfulness of her children and incessantly pursue the path of penance and renewal, we pray. Lord, perfect us in your love. May we reject the culture of death and revenge by tempering our sense of justice with compassion, we pray. Lord, perfect us in your love. May family members learn from the Lord to be merciful and come to forgive, understand, and appreciate one another, we pray. Lord, perfect us in your love. May lawbreakers and criminals, or those considered weeds of society, realize the great chance God gives them to reform their lives, we pray. Lord, perfect us in your love. May the poor and the oppressed